Mars, bakit? Mars, bakit? Bakit mo tinanggap tong racket na to? Alam mo ba, ito ang kauna-unahang event natin. Pero gusto ko na siyang matapos, hindi pa siya nagsisimula. Babes, ano bang nakain mo? Tinanggap mo to? Alam mo naman mga bruha yung mga yun, di ba? Gagamitin lang nila to para pahirapan ka, di ba? Ayan, tama! Yan ang sinasabi ko at hindi mo ba yun naramdaman talaga? Babes, baby, sorry ha kung nadamay ko kayo dito. Pero alam niyo naman, di ba, nakapagkasundo ako kay Clara. Kaya kailangan kong panindigan yun. Bakit siya, Mars? Paninindigan ba niya to? Hmm. Eh, di ba nga, nahawa na ang Clara niya sa ugaling kabaliwan ni Lucy at saka sa katarayan ang maldita niyang tsahin? Hmm. Ang bihira. Pati na ako pinapansin. Bangs na lang kaya ako ulit. Uy! Tingnan mo yung mga kaartihan mo, nakakaloka ka. Alam niyo, ang kailangan natin gawin ngayon, gumawa tayo ng game plan. Para hindi tayo mahanap ng butas mga bruhang yun. Oy, anong alam mo sa game plan? Alam mo, ganito na lang, ha? Since kasubuan na, Mars, kami nito, Ned. Andito lang kami sa likod mo para supportahan ka, promise. Ay, oo, totoo, yung susuportahan ka namin. Go, 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 fight, 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 di ba? Talaga? Oo, oo, kami pa ba? Sinabi niyo yun, ha? Oo! Mga kaibigan ko talaga kayo. Siyempre naman. Tulungan niyo ko, ha? Oo naman. Kuya, we're back. Natoy. Mabuti naman, dumating na kayo. Kailangan ko na umuwi eh. Hinihintay ka na ni Irene? Oo eh. Baby, uwi muna ang daddy ha. Kung papakabait ka dito, mahimiss kita. Promise ko, pagbalik ko, lalabas tayo ha. Bye. Bye bye. Sige. Alam nyo, may idea ako. Mas maganda siguro kung meron pa ditong portrait ni Nathan. Yung hand-painted. Ako mismo gagawa nun. Para mas maganda. Kasi pag ikaw, hindi masyado maganda. Wow, nilait pa niya ako. Pero alam mo, ikaw, Bebs, grabe ka maka-excite. Parang ikaw yung nanay ng bata, di ba, no? Oo nga. Tsaka alam mo, tanja ko, Mars, ha? Nahuhulog na talaga ang loob mo dyan sa batang yan. Hala! Baka nakakalimutan mo, bruhang nanay niya na tinagaw niya ng asawa mo. Hello, asawa mo! Excuse me, kayong dalawa dyan. Anak din naman ni Natoy si Nathan, di ba? Siyempre, ayoko mapahiya ang asawa ko. Kailangan mong gandahan. Ay! Teka, sandali ah. Maghahanda na ako dahil si Natoy pa uwi na. Kaya ako na bahala dito. Oh. Oo naman. Kami na bahala dito. Sige na. Sige na. Ipaghanda mo na yung mahal mong asawa. Oh, tsaka mag-ready ka na para pag uwi niya, fresh ka. Sige. Ayusin na namin yung para sa anak mo. Oo. Matupi. Tay, hindi ka pa natutulog? Yema pa rin ba yung katext mo? Oo, tay. Pero tutulog din po ako. Talaga? Eh, sa ilatsang ng mukha mo, mukhang may problemang puso ko eh. Ano po kasi? Ano nga? Po kasi nalabo ng mga babae, tay. Ba't mo sila ganun, tay? Laging iba yung sinasabi nila sa kinikilos nila. Eh, ganun talaga. Kaya bilang lalaki, tungkulin natin iparamdam sa kanila na kahit na pabago-bagong isip nila, mamahalin pa rin natin sila kahit anong mangyari. Alam mo, tay? Kaya idol kita eh. Ang galing mo magbigay ng advice. Tunet, Debbie! Ano, overtime kayo? Ha? Oo. Kasi itong asawa mo, tinanggap yung kabaliwan itong ni ano, Aray. Natoy, kasi ang ibig lang naman sabihin ito, si Tunet, alam mo naman to, busy kami. Oo, busy kami. Busy kami sa paghahanda ng binyag na anak mo. At di ka talaga nakapagpigil. Talaga naman. Eh, kasi sabihin mo na yung totoo eh. Eh, ganito kasi yun, Natoy. Bumunta kasi kanina dito si Clara, kasama si Lucy, tsaka yung ante mo si Mira. Ante Mira, Ante Mira. Oo, oo. Tapos ayun, inaalok nila si Irene na trabahuin daw namin yung binyag ni Baby Nathan. Pumayag si Irene?
Ay, Diyos ko naman, Atoy. Kilala mo naman ang asawa mo. Bukod sa babaeng palaban niyan, alam ko na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa anak niya ni Clara. Tama. Kaya, Atoy, sorry, Eh, baka hindi ka na namin matulungan sa paghahanda sa birthday ni Irene. Kasi nga, all hands on the deck. Sige na, maiwan ko muna kayo dito. Kakausapin ko sa Irene. Baka magbago pa yung isip nun, eh. Ay, okay yan. Gusto ko yan. Kasing trabaho siya ng birthday niya. Gusto ko yan, dali. Pagbago niya. Hi, babe. Hi, babe. Tsaka niya pala, teka sandali, ha? Ihahain ko na to para makakain ka na. Dali, ayusin ko lang. Babe, nakita ko dun si Tonet tsaka si Debbie. Nag-overtime pala kayo? Oo, eh. Para dun sabihin niya ni Baby Nathan. Babe, sigurado ka na ba talaga doon? Pwede ka pang umatras doon. Pwede ba huwag na lang? Babe, alam ko kukumbinsihin mo ako na huwag nang ituloy at umatras ako. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi. Alam mo naman na kapag kasundo ako kay Clara, di ba? At ayoko na ako yung unang babali, no? Naintindihan naman kita doon, kaya lang, siyempre ayoko naman mahirapan ka. Si Clara yun eh, sigurado ko gagawa yun ng paraan para hindi maging madali ito para sa'yo. Babe, huwag ka mag-alala, no? Diyos ko, kayang-kaya ko sarili ko. Isa pa, babe, hindi ko yung ginawa para sa kanya. Ninagawa ko to para sa'yo. At siyempre, para kay Baby Nathan. Salamat. Pero... pero hindi ko may papangako, na hindi ako makikialam sa oras na malaman kung baktusin ka at awayin ka ni Clara. Nako, babe, sige. Eh, takot lang niya sa akin kapag may ginawa siyang kalokohan dyan. Kalikot ka ng sampal ang aabutin niya sa akin. Clara? Good news. Bukas darating na yung yaya ni Nathan. Magaling sa bata yun. Salamat, Auntie Mira. Kahit nawala si Mama, nandito naman kayo na tumatayong bilang nanay dito sa bahay. Bata pa kasi ako. Wala na akong ina. Kaya siguro sabik na sabik ako sa pagkalinga ng isang ina. Ako naman. How I wish I have a daughter like you. Hindi niyo ba naisip na magkaroon ng pamilya noon? Actually, meron talaga. Pero inagaw sa akin yun eh. The truth is, I had a daughter. Pero hindi ko siya nalagaan. Kasi naman, yung mga panahon yun, hindi ko pa kaya maging isang ina. Ang laki ng pagsisisi ko doon. Talagang pinagsisihan ko yun. I have been praying that someday, makabawi man lang ako sa pagkukulang ko sa anak mong yun. Kung hindi man sa kanya, at least to someone. To someone I could love as a daughter. Right now, nakikita ko yun sa'yo. I want to care for you na para bang anak kita. Gusto kitang alagaan. Gusto kitang ipagtanggol sa mga umaapi sa'yo. Gusto mo ba? Gusto mo ba maging mother? Opo naman, Aunt Mira. You can call me Mama. Birthday mo, paano? Ay, naku, be. Ayan ka na naman ng kulit mo dyan sa birthday ko, ha. Sinasabi ko nga sa'yo. Okay na ako sa simpleng celebration. Eh, sinabi ko naman sa'yo, diba? Simula nung iniwan kami ni nanay, hindi na ako nag-celebrate ng birthday ko. Kasi, siya yung punong abala, eh, pagdating sa mga ganyan. Eh, feeling ko nga sa kanya ko nakuha yung pag... galing ko pagdating sa pag-organize ng party. Kahit yung bibo mo, yung 18th birthday mo, hindi mo sinelebrate dati. Hindi pa sobrang importante yung sa mga babae. Well, oo.
Pero hindi na ako nag-ambisyon nun. Kasi nakagastos din nun, baby. Basta sa akin na importante, magkakasama tayo. Kaya okay na ako sa salo-salo, tayo-tayo lang. Pagpapasalamat ko lang din yun dahil syempre, buhay ako. Tapos kasama ko pa kayo. Sige na, babe, magbihis ka na para makakain ka na. Iya! Auntie! Alam mo? Hmm? Napakadali palang bulahin yung Clarang yan. Ano pa kasi sinabi niyo? Well, sinabi ko lang naman sa kanya na pwede niya ako maging mama, pansamantala. Gagawin mo yun? Bueno. Pansamantala lang naman eh. Habang hindi natin nakukuha ang gusto natin sa kanya. And bukas, darating yung yayang kaibigan ko. Yung bagong yaya ni Nathan. She will be our eyes and ears para kay Clara. Good. Actually, may good news din ako, Auntie. Nakahanap na ako ng abogado. Kaibigan ko. And we can meet him tomorrow. Kaling mo naman. Bilis mong matuto, ha? I like that. Babe, ikaw na muna bahala kay Miko, ha? Tsaka pwede mo ba siya ihatid mamaya kay Lahaimi kasi schedule niya ngayon sa daddy parts niya. Babe, walang problema. Mas tagalingan niyo sa presentation niyo. Good luck, ha? Okay. Oh, sweet. Sige na, good luck. Babe, kami rin. Sige na, babe, pagbigyan mo na. Huwag na yan, babe. Halika na. Ayan. Halika na. Madali lang kami. Love life ka na eh. Okay. Bye-bye. Love you. Love you. Love you too. Oh, sige na, halika na. Hi, miss. Pwede makitext? Naubusan kasi ako ng loan eh. Okay lang. Sorry, kuya. Hindi kasi kita kilala eh. Ayaw mo? Bakit mukha ba akong tarantado? Matapawin ka pala eh! Bastos ka! Ano ba? Tinggal lang niyo ako! Tinggal niyo ako! Ano ba? Ano ba? Kaya maraming salamat ka. Okay ka lang ba? June? Ayos ka lang ba? Susunod kasi mag-ingat ka, ha? Mabuti na lang dumating ako dito. Sakto kasi papunta ako sa inyo. Uy, Emma! Maraming salamat, ha? Thank you talaga, ha? Sumuatid na kita? Okay lang ba? Oo naman. Ano, tara? Bali, ang gagawin po namin dito sa venue, lalagyan po namin ng decoration na print symbols. Pero don't worry kasi yung costing naman nito, very affordable. Ayoko niyan, Irene. Ano kakala mo sa binyag ni Nathan? Karnabal? Tama si Clara, I mean, is this a joke? Alam niyo ho, sa mga kulang sa imagination, oo. Pero kung talaga matalino kayo, ma-appreciate yung mga bagay na ganito. I don't like it. I think it's tacky and cheap. Don't worry, ma'am. I understand. Kasi medyo matanda na nga naman kayo para malaman kung anong moderno at uso. Sino ba to? May derma na ba to? Kasi parang kailangan pa ayos ang noo. Ay, pero po ako. Pricey. Yes. Sandali, hindi obvious. Pag-usapan natin na lang maayos. Irene naman, di ba sinabi ko sa'yo, gusto ko perfect yung binyag ni Nathan. Nakaka-disappoint naman to. Ano, kaya niyo ba talaga gawin o hindi? Kasi kung hindi niyo kaya, iba na lang kukunin ko. Oh, ayun naman pala eh. Let's go! Ito na, Mars! Sandali, Clara, kaya namin to. Ayoko ng simpleng binyag. Gusto ko yung ingrande. At saka isa pa, Irene. Gusto ko ng sariling table para sa amin ni Nato at ni Nathan. Para pag dumating yung mga bisita namin, makikita nila agad na isa kaming buong pamilya. Di ba? Correct. Perfect! Good idea! Sige, Clara. Gagawin namin yun. Yan ang gusto ko sa'yo, Irene. Gagawin mo ang lahat. So, ito na bang gusto mong mangyari?
Oo, Irene. Sana kayanin niyo. Oo naman. Dahil ako ang tipo na kapag hinahamon, mas lalong ginaganahan. Isan! Oh, Isan! Basta na! Layo na itong bahay mo, pero ang ganda, ha? Oh, bakit? Hindi, tungkol sa resort. Naalala mo? Sabi sa akin ng kaibigan ko, pumunta daw tayo sa Batangas ngayon. Doon tayo maghanap ng resort, baka makachamba tayo. Kaso, yun nga lang, punuan medyo. Punuan? Edi... Masarap masikip. Basta na! Long time, Daddy! Balik na! Sorry po, Daddy. Nakunig po ako sa usapan niyo. Pero pwede po ba ako sumama sa paghahanda sa birthday ni Mama? Oo naman, pwedeng-pwede. Kaya lang ngayon, hindi pwede ngayon kasi araw mo to para sa daddy parts mo. Thank you po, Daddy. Susunod na lang, sasama ka namin. Sige po. Sige, paalam para sa loob, para hatid na kita. Bye-bye! Yes, bye-bye! Ah! Alam nyo, kaya pa natin ang changes na pinapagawa ni Clara sa atin eh. Tawagan nyo na ang suppliers natin, okay? Ako na bahala dito sa mga giveaways ni Nathan. Alam mo, Bebs, ikaw na. Ibang klase talaga yung fighting spirit mo, eh, no? Actually. Alam mo ba, sa totoo lang, nanggigigil na kami nito ni Mars sa tatlong bruha na yon. Pero ikaw, parang wala lang sa'yo lahat. Ikaw na. Kaya nga dapat, big round of applause para sa ating Mars. Tama ka dyan. Alam niyo kayo, wala tayong hindi kakayanin. Kaya nga tayo tinawag na happy days eh. Dahil yung mga masalimuot at magulong party, ginagawa nating matiwasay at happy. Ay, gusto ko yun. May point ka naman dyan. Tama naman tayo. Ikaw na, pak na pak yan. Go! Oh, ano bang ginagawa natin? Work na, dali. Tawag na ako. Yes, yes. Daddy, pwede po ba humingi ng tulong? Ano yan, anak? Eh, malapit na po kasi yung birthday ni Mama. Gusto ko po sana siya bigyan ng magandang regalo. Anong gusto mo bilhin para sa kanya? Eh, wala pa nga po eh. Ah, alam ko na po, tatanungin ko na lang po si Daddy Buddy kung ano pong plano niya sa birthday ni Mama. Umalis po kasi sila eh, para humanap ng resort. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang Daddy Buddy mo pag nagkita kami. Salamat po! Cheers! Auntie, hindi ka ba nababahala sa inaasta ni Clara? Parang masyado na siyang nagiging ambisyosa. Ang laki ng gagastosin para sa binyag ni Nathan. Nag-worry. Pero wala naman tayong magagawa eh. Eh baka pag hinalaan pa tayong may interest tayo sa pera ng iniwan ng mama mo. Too much. Muna, how are you? See. It's great to see you. Good to see you. Please. So? Napag-aralan ko na ang will ng iyong mamang. And I'll be straight with you. Mahirap ang pinaplano ninyo. But? I like but. But it's possible to contest the will. Yes! Oh, that's good. So, anong kailangan namin gawin? Magpa-file tayo ng petition sa korte na ikaw bilang anak ni Conchita Villadulid ay magsistake na claim sa wealth ng iyong mother by either one, nilaso ni Clara, ang utak ng mama mo, kaya niya tinransfer lahat sa kanya. Or two, na pinili, pinagbantaan ang buhay ng mama mo. Kaya, binago niya ang will at maging favor ito kay Clara at sa anak. Thank you for Daddy Pards. You're welcome. Daddy Buddy! Kapta! Okay lang po. Salamat po. Inatid ka lang si Migo. Salamat. Siya na pala. Binigay sa akin ni Migo na naghahanda ko din ng surprise birthday para kay Irene. Oo. Gusto ko sana tumulong. Ay, may maraming salamat pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Pwede ba? Huwag kong pairalin ang pride mo ngayon. Ay, may hindi pride yun. Hindi lang ako komportable na nakikialam ka pa sa buhay namin ng kasawa. Hindi ako nangingialam. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Dahil gusto niya isang masayang party para sa mama niya. Sana wag natin bigo ng bata. Sige. Sige, makikipagtulungan ako sa'yo. Pero lilinawin ko sa'yo na hanggang doon lang yun. Asawa ko pa rin sa Irene. Ako pa rin na masusunod sa pagplano ng party niya. Thank you.
Maraming salamat, June, ha? Gusto mo ba ng kape? Titreat kita. Hindi na. Salamat na lang kasi nagmamadali din ako. Sigurado ka? Mm. Sige. Ingat ka. Sige. Okay. Ay, babe. Ano yan? Para ba yung sabi niya ni Nathan? Oo, babe. Teka, bakit parang ang laki naman yan? Oo nga eh. Eh, ayaw kasi ni Clara yung unang pinresent namin. Ang gusto niya, mas malaki. Eh, hindi naman practical yung gusto ni Clara, babe. Nga na naisip ko eh. Ikaw ba gagastos nito lahat, babe? Kasi, alam mo, obligasyon mo yun bilang tatay ni Nathan. Babe, hindi. Oo, obligasyon kong bigyan si Nathan ng disenteng binyan. Pero hindi naman yung kapritsyo ni Clara. Laki-laki niyan. Kakausapin si Clara. Hindi pwede yung gusto niya. Babe! Mabuti naman at nandun ka para tulungan si Emma, June. Oo nga eh. Gago talaga yung mga yun. Alam mo yan si Emma. Mabait yun. Maganda pa. Hindi mo ba siya gusto? Hindi ah. O nga pala, ba't mo ako pinapunta dito? June, gusto kong sabihin mo kay tatay na tuloy na ang binyag ni Nathan sa ika-18. O nga pala, pinibigay ni tatang sa'yo. Regalo niya sa apo niya yan, ha? Gamitin mo doon sa binyag. June, hindi ko matatanggap. Clara, tanggapin mo na. Alam mo naman si tatang eh, kapag hindi mo tinanggap to, ako mapapagalitan nun. Oh. Gusto ko tayong makausap tungkol sa binyag ng bata. Bakit? Ano naman ang sinumbong ng magaling mong asawa sa'yo? Clara, labas si Irene dito. Hindi pwede gusto mo sa binyag. Masyadong magastos yun. Pwede naman simpleng celebration lang ah. Natoy, hindi ko inaasahan na under the saya ka pala. Na hindi lang ang buhay mo ang pinapatakbo ni Irene. Pati na rin ang pera mo hawak niya. Huwag ka mo siyang mag-alala. May pera ako. Kaya kong gumastos para sa binyag ng anak ko. O ano? Nagtataka ka kung paano ako nagkaroon ng pera? Natoy, alam ko na. Na kami ang pinamanahan ni Mama ng kayamanan niya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magiging engrande ang binyag ng anak ko.